Nito lamang nakaraang taon, may grupo ng mga kalalakihan sa Malabon na lumapit sa aming programa para humingi ng tulong. Ang kanilang mga ari kasi namaga at naimpeksyon matapos nilang pa-injeksyonan. Kamusta na kaya sila ngayon? Hindi na lang pagpapatangos ng ilong at pagpapalaki ng hinaharap ang pagpaparetoke na ibinabalandra ngayon online. Pati na rin ang pagpapaayos ng private parts. Gaya na lang sa videong ito kung saan makikitang inihahanda ang mga hinarvest na fats o taba na siyang ituturok sa ari ng lalaki para sa tinatawag na penile enlargement. Those fats will serve as fillers. We inject that along the penile shaft. Yung growth of the girth, more or less, that's around 0.5 to 1 inch in diameter. You would see the results instantly. Safe siya sa health. May kamahalan ang procedure na ito, mula 90 to 100,000 pesos. Ang ibang mga lalaking hindi kontento sa kanilang size pero walang budget, pumaparaparaan sa pamagitan ng pagpapaturok ng petroleum jelly sa kanilang ari na lubhang. Napakadelikado. Bagay na lakas loob na ginawa ng mga itinampok nating mga manlalambat o mangingisda sa Malabon na binansagan noong Big 15. Naging masaya naman din yung pagsasama namin kasi bumagdag yung laki ng ari ko. Minsan po masarap, minsan po masakit. Ngunit ang inaasahan nilang magpapasaya sa kanilang pagsasama, kinalaunan. Ayoko na, masakit! Naging napakalaki nilang problema. Masakit po kasi lumalaki po talaga siya tapos nilalagyan lang po ng lotion para talaga magkasya lang po. Hindi na siya magkasya sa akin. Siya masaya, sir. Pero ako hindi po ako masaya. Anong palagay mo sa akin? Pukpuk ba ako? Parang bato na po siya na nahawakan. Ang ari ng iba sa kanila nagkabukol-bukol, nagkasugat-sugat, kaya nahirapang umihi. Aray! Tumigas yung jelly. Makati siya minsan. Pag umiinit yung katawan ko, namamaga na siya. Parang nagsusugat ko. Ayan yung nakukuha mo na ngayon dahil sarili nyo lang yung iniisip nyo. Ayaw ko na talaga, balak sa buhay mo. Maghanap ka ng iba. Hanggang naisipan nilang humingi ng tulong sa aming programa para hanapan ng solusyon ang lumobo nilang mga problema. Nag-usap-usap kami, baka sakali ka ako, tatawag tayo, baka sakali matulungan tayo. Pero nung nakahanap na kami ng mag-o-opera sa kanila, ang ilan tila nanlamig at umurong sa 15 humingi ng tulong. 4 lang ang tumuloy. Kabilang na si Tomas, hindi niya tunay na pangalan. Sa kagustuhang maisaayos ang kanyang ari, dumating sa puntong nagsarili siyang sikap. Iniwa ko ng bled yung ari ko yung sa parte ng may jelly. Hindi siya lumabas tapos nagdumugo lang doon, nagkasugat lang po yung ari ko. Si Jose naman, hindi niya tunay na pangalan. Desidido ring magpa-opera. Nagreklamo aking misis na bakit daw parang may nag-iba, nahirapan. Masakit daw siya, nawalan na siya ng gana. Nitong mga nakaraang buwan, sina Tomas at Jose, kasama ang mga kagrupo nilang sina Pedro at Melchor, hindi rin nila mga tunay na pangalan, sumailalim sa ilang check-up at laboratory examination para malaman kung kakayanin ba ng kanilang katawan ang operasyon. Nag-infection yung pinag-injectionan. Doon nag-upisa yung parang rashes. Happy ka nung in-injectionan ka? Sabi na, ayos daw. Pero yun pala, hindi naman pa. Bakit gusto mo na patanggal ngayon? Pag nagpapantalon ako tapos na pag nai-ipit siya masakit. Examining ko lang para makita ko kung simple operation lang or yung mga complicated surgery. May portion na skin na malambot na yun, mga loose na siya. May bulitas pa yan, Doc eh. Nagkaroon ng cross deformity doon sa penis nila. Nagkakaroon ng what you call granuloma formation at nag-react yung skin nila, tumigas, doable yung procedure sa kanal. Una nang nabigyan ng clearance para sumailalim sa tinatawag na corrective surgery sina Tomas at Pedro. Talagang nagpe-prepare ako para sa operasyon. Hindi ako nag-iinom. Hindi po ako lumabas ng bahay. Ginakabahan sila. Baka daw may ma-infection po. Sabi ko, bahala na kung anong mangyari nito.
Sunod ding sumalang si Jose. Kinakabahan, kailangan daw naming ipusto para rin daw sa amin. Samantalang ang operasyon ni Melchor, hindi muna inirekomenda ng doktor. Sa lala kasi ng kanyang sugat, ang kanyang ari. Kailangan munang sumailalim sa plastic surgery. Makati, tapos sumitigas siya. Gusto ko sana maoperahan. Matagumpay kaya ang magiging operasyon ni na Tomas, Pedro at Jose? May pag-asa pa rin kayang matuloy ang nabinbing operasyon ni Melchor. Susunod na! Bakit gusto mo na patanggal ngayon? Pag nagpapantalon ako tapos na pag naiipit siya masakit. May portion na skin na malambot na yun. Naka-loose na siya. May bulitas pa yan, Dok eh. Matapos ang mabusising check-up at laboratory test, sina Tomas, Pedro at Jose sumalang na sa operasyon para sa corrective surgery ng kanilang mga ari para tanggalin ang nanigas ng petroleum jelly sa kanilang pagkalalaki. This is considered a major operation. May anesthesiologist na nagbigay ng spinal anesthesia. And then we mapped out kung alin yung tatanggalin, kung saan yung may mga deformities pa, yung matigas na portion of the skin. Complicated yung operation na nagawa namin. Makalipas ang ilang linggo, heto na sila. Ngayon, si Tomas, na dati hirap maglakad, nakakapag-igib na. Lumuwag yung pakiramdam ko. Parang natanggal na ako ng tinik, kahit anong maipit-ipit man siya. Hindi ko naman naman yung sakit. Ang nanamlay naman daw na pagsasama ni Jose at ng kanyang misis, sumigla na raw ulit. Parang bumalik na kami ng mga bagong kasal. Nakakatuwa rin na hindi na siya namumblema sa akin. Habang si Pedro, balik trabaho na. Yan, napapasalamat ako sa KMJS na natulungan kami sa problema namin, tsaka sa ospital. Samantalang si Melchor, na sensitibo ang kondisyon ng ari, inihahanda na ang kanyang operasyon. Huwag na lang sila magsubok na magpalagay. Matuto tayong tanggapin kung ano yung binigay. Performance na lang. Doon na lang sila bumawi. Ang tunay na lalaki, responsable at hindi umaatras sa anumang laban. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.